Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa akong dog portrait. Bali, idea ni client yung design na to. Bali, yung paw o yung bakas ng panong aso niya, yun yung pinagawa niya. So, kinuwanan niya ng footprints yung aso. Tapos, yung sa footprints na yun, doon ko naman sinalpak yung mukha niya. Medyo nahirapan kami dito sa pag-i-edit nito kasi ang balak namin, dun sa dalawang nasa gitnang daliri niya, dun namin palalabasin yung pinakamata niya. Kaso sa posisyon ng mukha ng aso niya, yung sa angulo, hindi makukuha yung itsura ng aso niya. Kasi kung sakaling dun namin lalagay sa may gitna, sa dalawang daliri sa gitna, yung pinakamata ng aso niya, yung ilong medyo mawawala kasi mapupunta siya dun sa bakanting space. Dito yan, sa open space na nasa gitna, kung mapapansin nyo. Dun siya mapupunta. So parang yung pagkakakilala ng aso, hindi na ganun na makukuha yung kamukha talaga niya. Kaya nag-edit muna ako ng maraming design o maraming pwede pagpilian para makapili siya kung ano yung pinaka mas okay sa kanya para mai-final namin yung design namin. Kasi syempre hindi naman naman pwedeng umpisahan kung sakaling medyo magulo pa para sa kanya yung gagawin namin. Kaya pinapili ko siya, tinanong ko siya, nag-usap kami kung okay ba yung pagkaka-edit ko, kung meron ba siyang gusto ipabago o meron siyang mas the best na idea para dun sa gagawin na naming tattoo para sa kanya. At yun, okay naman, medyo may pumasa naman dun sa mga ginawa nating design na pinagpilian niya. At nung na-final niya na kung ano yung pinaka-design na gusto niya, yun na, binanatan na natin. Bago ang lahat, syempre, sasabihin ko muna sa inyo, nung yung mga needle na ginamit natin, para sa ganitong kaliit na pyesa, ang gamit nating needle nito, para sa liner, 3RL, tapos sa shader natin, gumamit tayo yung 7M1 at saka 9M1 lang. Yun lang po yung mga ginamit natin dito. So, sa mga kailangan kuhaan ng detail, ang gamit natin ni Del doon is 3RL. So, yun. Kasi maliit lang tong pyesa na to. Talagang yung mga detail niya, kailangan natin kuhanin kasi kagaya niyan, maliit lang. So, syempre, kailangan natin mapalabas yung bawat detalye kasi maliit na nga lang eh. Syempre, di ba? Napaka-importante ng detalye. Siyempre, kung kaya lang, yung kaya lang kunin na detail, yun lang kukunin natin. Kasi pag sobrang liit o kung halimbawa may mga garapata pa yung aso na yan, siyempre din natin makukuha yun kasi mas sobrang liit na at saka hindi na makikita talaga sa picture o sa mga video. So, kailangan talaga natin magawa lang natin na maayos yung pinaka tattoo na ginagawa natin. So, kagaya niyan sa mukha niya, yung kulay naman na ginamit natin. Gumamit tayo dyan ng brown, ng dark brown, ng black, syempre, napaka-importante niyan. Tapos, caramel, gumamit tayo niyan. Tsaka, light flesh tone. Yung po yung mga kulay na ginamit natin dyan, yung sa dila. Gumamit lang tayo dyan ng red. Tapos, nagmix lang tayo ng red, nilaro-laro lang natin yan sa wash para makuha natin yung tamang tone na hinihingi nung kopyahan natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may nabahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pasubscribe ng ating YouTube channel at sila Arpidato. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.